Nang sumunod na mga araw ay naging abala si Gary sa mga kasong hinahawakan. Gabi na ito kung dumarating at karaniwan ay pagod na. Sa umaga ay inihahatid lang siya nito sa opisina at tutuloy na sa hearing o di kaya ay sa meeting. Nang umagang iyon ay hinihintay lang niya itong bumaba nang dumating si Mariel. Nagulat pa siya nang pagbuksan ito sa pinto. "Hello!" Bungad ng babae na nagulat din nang makita siya. "Tuloy ka! Hindi ba ikaw ang sekretarya ni Joseph?" "Ako nga. Please sit down." Itinuro niya ang sofa. "What would you like to have?" "Don't bother. Hindi ako magtatagal. Dinaanan ko lang si Gary dahil maaga ang hearing namin." At tiningnan si Kathleen mula sa ulo hanggang paa. "Why are you here?" "Dito ako nakatira." Diretso niyang sagot at muntik na siyang matawa sa kita niyang hitsura ng babae. "Dito ka nakatira?" Bulaslas ng babae na muli siyang hinagot ng tingin. "Anong ibig mong sabihin, dito ka nakatira?" Gustong sampalin ni Kathleen ang babae sa nakita niyang mali siya sa mga mata nito. Nahuhulaan niya ang maruming iniisip nito. "Noong ibahatid ka ni Gary sa driver ko, I never thought na dito ka inihatid. Maliban pa sa, hindi naman nagkwento ang driver ko sa akin." Ngumisi ito. "So, for how long have you been? I mean, the two of you living together?" Bago pa nakasagot si Kathleen, ay nagsalita na si Gary na bumababa sa hagdan habang itinatali ang korbata. "Ako na ang magpapaliwanag sa iyo, Mariel." Nilapitan ni Mariel ang binata at tinapos ang pag-aayos ng necktie nito. "Ayan." Pagkatapos ay malambing na tumingala sa binata habang ang mga kamay ay nasa korbata pa rin. "Anong itinatago mo sa akin, lover boy?" Hindi sumagot si Gary. Lumapit sa hindi nakapagsalitang si Kathleen. "Are you ready? Tara na! Kasama natin siya, darling." Agap ni Mariel. "Idadaan ko siya sa opisina." "Well, my driver can do that. Nasa labas ang kotse ko." Ang naiiritang wika ng babae. "What can I say? Take your time, Kathleen. Maaga pa naman. Tiyak na hindi ka pa nag-aalmusal. Hihintayin ka ng driver ni Mariel. I'll see you in the office." Dinampot ang attache case na nasa ibabaw ng mesa. Kumapit sa braso nito si Mariel at walang lingong lumabas ang dalawa. Mabilis na sumilip sa bintana si Kathleen. Sa loob ng kotse ay malimbing pa ring nakadikit ang babae kay Gary habang inilalabas nito sa garahe ang kotse. Nagpupuyos ang loob na hinatak niya, pasara ang kortina. Padabog na naupo sa sofa. Sa ganoon siya, nalabasan ni Nanay Tiyang. "Oh, bakit narito ka pa? Hindi ka ba kasama ni attorney?" Kasama ho niya si Mariel, sinundo siya rito. Tila bata niyang sumbong. Nangingiti ang matanda. "At bakit ganyan ang hitsura ng mukha mo?" "Eh, sinong hindi maiinis? Ang aga kong gumising dahil maaga daw kaming aalis. Ni hindi pa nga ako nag-aalmusal eh. Tapos, dumating lang ang babaeng iyon, eh nalimutan na ako." Padabog siyang tumayo at tinungo ang kusina. "Saan ka ba naiinis? Dahil maaga kang nagising o dahil kasama ni attorney si Mariel?" Huminto sa paglalakad si Kathleen at nilingon si Nanay Tiyang nangingiti-ngiti. "Nanay Tiyang ha?" Nakangiti pa ring nilampasan siya nito.
Kumuha ng tasa at platito sa cupboard at nilagay sa mesa. Napikon ka na naman. Kaya lagi kayong nagtatalo ni attorney dahil sa ugali mong iyan. Nagsali ng kape sa tasa mula sa percolator at ibinigay sa kanya. Nakakainis naman talaga ang lalaking iyon. Nasayang lang ang make-up at bihis ko. Bakit naman masasayang? Gayong papasok ka. Kaya ka lang ba nag-aayos ay dahil kay attorney? Napatingin sa matanda si Kathleen. Sinalubong siya ng tingin nito na nakangiti. Nagseselos ang dalaga, tukso ng matanda. Hindi malaman ng dalaga ang sasabihin. Naiinis na naiiyak. Dinampot ang tasa at mabilis na hinigop ang mainit na kape. Mabilis ding ibinaba nang mapaso ang dila. Sino ba ang Mariel na iyon, Nanay Tiyang? Maliban sa hawak ni Gary ang kaso niya at anak siya ng isang stockholder ng kumpanya at retired na ngayon, bakit ba ganun na lamang kung makakapit ito kay Gary sa dalawang pagkakataong nakita ko sila? Nilagay ng matanda sa mesa ang toasted bread na nanggaling sa oven toaster, gayon din ang bacon and egg. Naging kasintahan ni Gary, si Mariel, may isang taon nang mahigit ang nakaraan. Malimit dito iyan noon. Kung anong nangyari ay hindi ko na alam, paliwanag ng matanda. Hindi nyo alam kung nag-break sila o hindi? Maanghang na tono ng dalaga. Hindi, dahil hindi ko naman pwedeng tanungin si attorney tungkol diyan. So possible pong may relasyon pa sila hanggang ngayon? Hindi ko masasagot iyan, iha. Kutob ko ay hindi na. Wala akong alam na nakarelasyon ni attorney na tumagal. Si Mariel na ang pinakamatagal na inabot yata ng kung ilang buwan at ito rin ang huli. Anong ibig ninyong sabihing huli? Mahinang tanong ng dalaga. Para siyang tinutusok ng patalim sa dibdib. Mula nang dumating ka dito ay wala akong alam na naging girlfriend si attorney at walang tumatawag maliban kay Mariel paminsan-minsan. Pero sabi mo nga ay hawak ni attorney ngayon ang kaso niya at dahil doon siguro kaya siya tumatawag. Marahil dahil kung patatawagin niya ang girlfriend niya ay tiyak na mag-aaway sila pag nalamang may ibang babaeng nakatira dito. Tulad na lang ni Mariel kanina, halos lumuwa ang mga mata nang sabihin kong dito ako nakatira. At ang sama pa marahil nang iniisip noon sa akin. Ay nako, huwag mong sirain ang isip mo tungkol sa mga bagay na iyan. Kumain ka na at papasok ka pa. Hindi na sumagot si Kathleen. Kasama si Kathleen ng ilang mga kasamahang nananghalian sa SM Fast Food ng araw na iyon, pagbalik niya sa opisina ay naroon pa rin si Joseph. Hindi ka nag-lunch? May dumating akong kliyente pag alis mo. Isa pa ay magbo-blowout si Mariel. Nanalo siya sa kaso. Masayang balita ni Joseph. Nanalo sila? Sa kabila ng lahat ay hindi pa rin niya mapigil ang tuwa para kay Gary. Kung sa bagay ay inaasahan naman natin iyon. Well, you can join us sa celebration. Hindi na. Kumain na ako. At saka, marami kang nilapag na trabaho sa mesa ko. Biro niya. Hindi rush ang mga iyan. Habol ni Joseph nang tumalikod siya. Thanks anyway. Nagsimula na siyang mag-type ay hindi pa rin niya mapigil ang katuwaan dahil sa pagkapanalong iyon ni Gary. Inaasahan ng lahat na mapapanalunan nito ang kaso
Pero iba ang dating noon sa kanya. Deep in her heart, naroon ang pagmamalaki. Tumayo siya. Gusto niyang kamayan at batiin ang binata. Hindi siya makapaghihintay na makarating sila ng bahay. Huminto siya sa mesa ng sekretarya ni Gary. Congratulations sa inyo ng boss mo. Babatiin ko lang. Pasok ka. Nakangiting wika ng sekretarya. Matagal na ito sa kumpanya at kasamang minana ni Gary mula sa dating may hawak ng pwesto ang babae. Ito ang dating sekretarya ng papa ni Mariel. Tawanan ang narinig niya nang unti-unti niyang buksan ang pinto ng silid ni Gary. I love you, darling. Hindi ako nagkamali ng pagpili sa iyo. Ikaw kasi, sagot ni Gary, na sa isang kamay ay may hawak na isang kupita ng brandy at ang isang kamay ay sa bewang ni Mariel. I'm so happy, Gary. I can now tell to the world that we're married. Thanks to you at hindi nag-high blood ang papa. Kumapit ito sa leeg ng binata at dinampian ng halik ang mga labi nito. Hindi ba nga at noon ko pa sinasabi sa iyong sabihin na natin ang totoo. Natatakot ako sa papa at ayokong madamay ang relationship ninyong dalawa. Malambing na sagot ni Mariel. Narinig at nakitang lahat iyon ni Kathleen na hindi makakilos sa kinatatayuan nang mapansin siya ni Mariel. Kathleen! Oh, halika, pumasok ka at batiin mo kami. Masayang salubong nito sa kanya. And you can join the celebration na ibibigay ko mamaya lang. Iyon talaga ang sadya ko kaya ako pumasok dito upang batiin kayo. Congratulations! Inabot ni Kathleen ang nanginginig niyang kamay. Oh, Gary, darling, imbitahan mo naman siya sa wedding natin. Kitang-kita sa mga mata ni Mariel ang matinding kasiyahan at kaligayahan. Wedding? Oh yes, there will be a real wedding sa simbahan. Napuna ni Gary ang pamumutla ni Kathleen. May sakit ka ba, Kathleen? May dinaramdam ka ba? Bakit namumutla ka? Sunod-sunod nitong tanong at akmang hahawakan ang dalaga. Subalit, mabilis itong umatras sa pinto. Masakit lang ang ulo ko. Uuwi na nga ako eh. Aniya na binuksan ang pinto. Mabilis na nahawakan siya ni Gary. I'll take you home. Gary, ang driver na lang. Maghihintay ang papa sa bahay sa iyo. Wika ni Mariel. Oo nga, sakit lang naman ang ulo ito. I can take a taxi. At tuloy-tuloy na sa mesa niya ang dalaga. Sana nga ay totoong may sakit siya at malubha at mamatay na siya. Nang sa ganoon ay hindi na niya madama ang sakit na nararamdaman niya ngayon. They were married, secretly married. Kung paano siya nakapagpaalam kay Joseph ay hindi niya natatandaan. Bagamat takang-taka sa inasal niya, ay pinayagan siya nito. Wala sa loob na sumakay siya ng taxi at umuwi. Sa loob ng taxi ay hindi niya napigilan ang sarili at umiyak ng umiyak. Iiling-iling ang taxi driver na nakikita siya sa rearview mirror. Pinaglalaroan lamang siya ni Gary ang pagkatao niya at siya naman ay parang gagang sunod-sunuran dito. At isipin noong una ay halos ipagkaloob na niya ang sarili niya. All along ay iniisip niyang hindi pa nito nakakalimutan ang mama niya. Iyon pala ay lihim itong ikakasal kay Mariel. Umiikot ang mundo sa paningin ni Kathleen. Hindi niya kayang isipin ang sakit ng dibdib
ang kahihiyan na nakita at nahawakan na lahat ng binata ang buong pagkatao niya. At sa lahat ng mga iyon ay pinagtatawanan siya ng lihim. Kaya pala noong una ay sinisikap nitong iwasan ang panunukso niya. Marahil dahil nga sa may asawa na ito. Subalit nitong huli ay bakit siya pinatulan nito? Di hamak na mas mabuti pa ang mama niya kaysa kanya. Namatay itong taglay ang malinis na pag-ibig para sa binata. Siya, anong pride ang maaari niyang isalba? Gayong isang bagay na lang ang kulang sa kanilang dalawa upang magkaroon ng fulfillment ang kanilang relasyon. At tamang hindi na nga nagkaroon pa ng ibang babae si Gary dahil asawa nito si Marielle. At isiping para siyang gagang umiibig sa isang lalaking may asawa na. Sa pait ng nadama niya ay gusto niyang mamuhi dito dahil niloko siya. Dahil pinaglaruan ang kahinaan niya. Dahil sinungaling ito nang sabihin nito sa kanyang wala itong asawa. Nagulat pa si Nanay Tiyang sa bigla niyang pag-uwi at lalong nagulat pa ito sa nakitang anyo niya. Anong nangyari? Bakit ang aga mong umuwi? Bakit ka umiiyak? Nagtatakang tanong ng matanda. Wala po, Nanay Tiyang. Gusto ko lang magpahinga. Masakit na masakit ang ulo ko. At tuloy-tuloy nang pumanhik sa itaas. Dadalhan kita ng gamot sa sakit ng ulo at ipagluluto kita ng mainit na sabaw. Pahabol ni Nanay Tiyang na sumunod ng tingin sa kanya. Huwag na po, magpahinga na lang po kayo. Wala lang po ito. Sa silid ay ibinuhos niyang lahat ang sama ng loob hanggang sa mapagod at wala na siyang iluha. Nang marahang buksan ni Nanay Tiyang ang pinto ay hindi sinasadyang naidlip siya. Nagulat pa siya nang marinig ang marahang pagsara nito ng pinto. Napatingin siya sa kisame, walang nababago sa lahat. Normal pa rin ang lahat maliban sa kanya. Muli siyang napahikbi. Bakit kailangang makita at makilala siya ni Gary? Bakit pumayag siyang sumama dito? Sana'y nakipanirahan na lang siya kina Aling Nena o sa bahay ng mga kaibigan niya. Puro sana, sana. Tumingin siya sa relo sa braso. Alas 4 pasado. Aabot pa siya sa panggabing biyahe patungo sa probinsya. Ibinababa niya ang mga maleta nang pumasok si Nanay Tiyang. Tumawag si Gary, kaninang naiidlip ka. Kakausapin ka sana at pinanhik kita dito pero naidlip ka nga. Sabi ko sa kanya, dahil marahil sa sakit ng ulo mo. Hayaan na lang daw kitang magpahinga. Wika ng matanda na napadako ang paningin sa mga maleta niya. Bakit inilalabas mo ang mga maleta mo, Kathleen? Wika uli nito. Marahang naupo sa kama niya si Kathleen. Mabuti na lang at natapos siyang umiyak. Kahit papaano'y nagpahinga sandali ang mga luha niya pagpatak. Uuwi na ako sa probinsya, Nanay Tiyang. Uuwi? Anong ibig sabihin mong uuwi? Salamat po sa mga kagandahang loob na ipinakita ninyo sa akin. Uuwi na po ako ngayon. Tumayo at nagpasok ng mga damit sa maleta niya. Karamihan ay ang mga damit niyang binili niya ay sa sariling pera. Iniwan niya ang mga gamit niyang si Gary ang bumili. Hindi kita maintindihan, Kathleen. Bakit ka aalis?
Nag-away ba kayo ni Gary? Hindi ka na ba nasanay sa inyong dalawa anak? Hindi po kami nag-away. Katunayan nga po, binabati ko pa sila bago ako umalis. Gusto niyang idugtong. Ganun naman pala. Anong dahilan at aalis ka? Nagpaalam ka ba kay attorney? Alam ba niya ito? At saka, kung uuwi ka, hindi ba dapat na ihatid ka niya? Ang nagugulumihanan pa ring tanong ng matanda. Kaninang nag-uusap ito at si Gary ay hindi ito nagpahiwatig na maaaring umalis si Kathleen. Bagkus nag-aalala pa at baka may dinaramdam sa katawan ng dalaga. Hindi ko ho maipaliliwanag sa inyo ang lahat, Nanay Tiyang. Pero aalis ho akong talaga at hindi kailangang hintayin ko si Gary. Matigas niyang sagot. Ano pa ang gagawin niya sa bahay na ito? Ang pagmukhaing katawa-tawa ang sarili. At marahil sa sandaling ito ay pinagtatawanan siya ng dalawa. Nanatiling nakamasid sa kanya ang matanda na hindi pa rin malaman ang gagawin. Ang mabuti pa ay tawagan ko si Attorney Kathleen. Huwag na ho, Nanay Tiyang. Maliban pa sa wala siya sa opisina ngayon, kung gusto ninyo akong tulungan, ay pakitawagan ninyo ang security guard sa gate para tumawag ng taxi. Walang kibong sumunod si Nanay Tiyang. Matapos magbihis, ay isa-isang ibinaba ng dalaga ang mga daladala sa may pintuan sa ibaba. Kathleen, anak, kung ano man ang suliranin mo, baka may maitutulong ako. Mapait na ngumiti ang dalaga. Alam ko ho iyon. Pero sa sandaling ito, ay ito ang pinakamabuting gawin ko. Hayaan niyo na po ako. Mga kalahating oras bago dumating ang taksing ipinatawag. Mabilis na sumakay si Kathleen at sinikap na kontrolin ang emosyon. Pag-alis ni Yay, dinampot ng matanda ang telepono at tinawagan ang sekretarya ni Gary. Sikapin sana niyang makontak si attorney at pakisabihing tumawag dito sa bahay. Naikarga ng lahat ang dalawang maleta niya sa may itaas ng upuan at kalmante na siyang nakaupo sa pandalawang upuan malapit sa gitna. Ipinikit niya ang nananakit niyang mga mata sa kaiiyak. Namumula na ang ilong niya. Humilig siya sa sandalan at isinara ang kurtina sa air-condition bus na iyon. Umandar na ang bus at ilang sandali na lang ay lalakad na ito. Naalala niya si Joseph. Magpapadala na lamang siya ng telegrama bilang notice ng resignation niya. Pagkatapos ay huminga ng malalim, bakit hindi si Joseph ang inibig niya? Bakit kailangan si Gary, gayong simula pa lamang ay hindi na sila magkasundo? Bakit naging bulag ang puso niya sa pagpili kung sino ang dapat mamahalin at ibigin? Umandar ang bus at akmang liliko nang bigla rin itong nagpreno. May humarang na sasakyan sa daraanan nito. Nagmura ang driver at napadako ang pansin ng ibang mga pasahero sa daraanan. Subalit hindi pinansin ni Kathleen ang pagkakagulo. Nanatili siyang nakasandal at nakapikit. Kahit nang bumaba ang may-ari ng sasakyan at sumenyas na buksan ng driver ang pintuan ng bus, sumunod naman ang nairitang driver. Mabilis na pumanhik ang lalaki at iginala ang mga paningin sa loob ng bus. Nang makita ang hinahanap, ay mabilis itong lumapit. Nagulat pa si Kathleen nang biglang may humawak sa braso niya at marahas siyang itayo. Ano bang
Gary! Halos mawalan siya ng panimbang sa pagkakataas na iyon ng binata sa kanya, subalit maagap siyang hinawakan ito sa baywang. Huwag na huwag mo akong iiwan uli. At siniil siya ng halik sa mga labi. Marahas, madiin, tulad noong una ay nasasaktan siya. Nagpapalakpakan ang nagkakaingay at nagkakatuwa ang mga pasahero, maging ang driver at konduktor ng bus na kanina ay naiinis ay nakangisi at nakitukso na rin. Halos hindi siya makahinga nang bitawan siya ng binata. Gulat na napatitig siya sa nanlilisik na mga mata nito. Nasaan ang mga gamit mo? Marahas din itong tanong. Hindi ako sasama sa iyo. Mahinang protesta niya. Nasaan ang... Uulitin sana ng binata ang tanong nang masulyapan ang mga maleta niya sa baggage grill. Hinablot nito ang isa at sinulyapan ng konduktor. Pare, pwede bang pakibaba ang isang iyon? Pakiusap niya dito. Habang ang kaliwang kamay niya ay hindi binibitawan ang bewang ni Kathleen. Nagkikiligan ang mga pasahero. Ang mga kababaihan ay kay Gary na hanga gayong naka-Amerikana pa ito mula sa party ni Mariel. Ang mga kalalakihan naman ay kay Kathleen para silang nakapanood ng shooting. Binuksan ng binata ang likuran ng kotse at hinagis doon ang maleta niya. Ganun din ang konduktor na nakangiting sulyap-sulyap sa kanila. Pagkatapos ay binuksan ng pinto sa harapan at isinalya doon ang dalaga. Pagkatapos isara ang pinto ay umikot sa driver seat. Bakit kailangang pigilan mo ang pag-alis ko? Protesta niya nang tumakbo na ang sasakyan sa kahabaan ng highway. Subalit hindi kumikibo ang binata na nagtatangis ang mga bagang. Malayo-layo na sila nang mapuna ng dalaga na patungo silang balintawak sa halip na pabalik. Saan tayo pupunta? Nagtataka niyang tanong. Hindi pa rin sumasagot si Gary na lumiko sa North Expressway. Tinatakbo na nito ang kahabaan ng expressway at nakatapak ito ng madiin sa silinyador. Kinakabahan ng dalaga, napakabilis nila, tila nasa car racing ng isang video game ang pakiramdam ni Kathleen. Saan ba talaga tayo pupunta? Nag-aalalang tanong niya uli. At halos mabukto ang hininga niya nang sa biglang overtake ni Gary sa isang sasakyan sa harap nila. Gusto mong umuwi, di ba? Ihahatid kita doon. Matigas na sagot ng binata na ni hindi sumusulyap sa kanya. Still a gentleman to the last minute, wika ni Kathleen sa sarili. Pero anuman ang gusto niyang isipin ay tinatalo ng takot sa dibdib. Humahagibis sila, malamig sa loob ng kotse, pero pinagpapawisan siya. Gusto na niyang umiyak sa takot. Please, slow down. Tinatakot mo ako. Pahikbi niyang pakiusap. Isang matalim na sulyap ang ibinigay sa kanya ni Gary. Ganun pa man, ay nagminor ito ng kaunti. Record-breaking ang ginawa ni Gary nang sapitin nila ang probinsya. 45 minutes ahead ng normal driving time. Makitid na ang daan patungo sa lugar nila pero mabilis pa rin ang binata. Nakahinga lamang ng maluwag si Kathleen nang matanaw ang pamilyar na tanawin. Lumuwag ang hawak niya sa seatbelt na hindi alam kung paano niya naikabit sa sarili. Pumarada ang sasakyan sa tapat ng isang mataas na bakod. Nagtataka si Kathleen. Natitiyak niyang hindi sila naligaw ng pagparada. Madilim na, subalit kitang-kita niya ang pamilyar na kapaligiran maliban sa bahay na pinagparadahan nila.
Mabilis siyang lumabas ng kotse kasunod ni Gary. Dumukot ng susi si Gary at binuksan ang gate. Hinawakan siya sa braso. Pag naipasok ko ang kotse, isara mauli ang gate. Utos nito. Wala sa loob siyang tumango. Nasa harap niya ang isang bagong gawang bahay. At hindi lang bago, moderno at maganda. Mula sa liwanag ng poste sa labas ay kitang-kita niya ang buong bahay. Nang pumasok ang sasakyan ay automatiko niyang isinara ang gate. Binuksan ng binata ang malaking pinto. Muli siyang hinawakan ito at ipinasok sa loob. Sandali lang ang dilim dahil binuksan ng binata ang switch sa tabi ng pinto. Hindi makapaniwala si Kathleen sa nakikita. Ito ba ang bahay nila? Mga bagong kasangkapan ang naroon. Namamalik mata siyang lumakad patungo sa kabahayan. Pagkatapos tumingala, patakbong pumanhik sa hagdan patungo sa dating silid niya. Kinapa ang ilaw at binuksan. Mas malaki at mas maganda ang silid niya sa San Isidro. Hindi siya makapaniwala. Namamalik mata nga ba siya? Ito ang dati mong silid, pero hindi na ngayon. Ito ang master bedroom. Si Gary na nasa likod niya. Nakasabit sa balikat ang Amerikana. Master bedroom? Nilingon niya ang binata na nakasandal sa pinto. Yes, our master bedroom. Gumuhit ang galit sa mukha ng dalaga. Intention mong gagawin akong kept woman? Dito sa bayang ito? At sa bahay na ito? Shut up! Pagalit na singhal ni Gary na ikinagitla niya. Marahas siyang hinila nito patungo sa kama at pabalyang inupo roon. Ilang sandali muna ang pinalipas ng binata bago muling nagsalita. Pinipigil ang galit. Gusto ko sanang gawing sorpresa ito sa iyo, ang bahay na ito, sa araw ng ating kasal. Dito sa bayang ito tayo papakasal. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Kathleen. Nagtatanong ang mga mata. Magsasalita sana. Subalit pinigil ang sarili sa nakikitang galit sa mga mata ni Gary. But you've always been a stubborn woman. I wonder if I could ever tame you. Huminga ito ng malalim. I love you, sweetheart. Wika nito na nagpalakad-lakad sa harap niya. Marahil ay inalagaan ko ang damdaming iyan, subconsciously. Noon pang kauna-unahang tayong magsayaw. When you were still 11. Liar! Sigaw niya. You were in love with my mother. At tuwi na ay ikinukumpara mo ako sa kanya. Hindi niya mapigil ang paghikbi. Hindi ko itinatanggi. Sa loob ng mga taon, ang buong akala ko ay nasa dibdib ko pa rin iyon. Ang tanging dahilan kaya ako dumalo sa reunion ay upang tiyakin sa sarili ko kung may pag-ibig pa nga ako kay Karina. Nang makita at makamayan ko siya, natiyak kong matagal na akong malaya sa damdaming iyon ng aking kamusmusan. Tumingin sa kisame si Gary bago muling sumulyap sa kanya. But when we danced that day, my heart was forever caught by a young girl's smile and the prettiest face I laid my eyes on. I waited, sweetheart, tulad ng ipinangako ko sa iyo. At hindi kita ikinukumpara kay Karina. You were never like her. Mahal kita dahil ikaw si Kathleen. Minsang tinanong mo ako kung agad kong nalamang wala na ang papa mo ay babalikan ko si Karina. Hindi, sweetheart. Malibang ang dahilan ay dahil kinailangan ninyo ang tulong ko. Noong gabing iyon,
You whisper her name. Matabang na ngumiti ang binata. Totoo. Pero hindi kagaya ng iniisip mo. Kung bakit biglang pumasok sa isip ko ang bahagi ng sulat ni Karina sa akin na ipinagkakatiwala kaniya sa akin that I should take good care of you. Muling pinuno ng binata ng hangin ang dibdib. Pagkatapos, hayun at ako mismo ang nagsasamantala sa iyo. Pinagsasamantalahan mo ba ako, Gary? Ganoon ang naiisip kong ginagawa ko sa iyo noong una. You're young, walang karanasan, and I was taking advantage. Pilit kitang pinagtatabuyan kay Joseph dahil mas bagay kayo. Hindi malayo ang agwat ng edad ninyo, pero pinapatay ko ang sarili ko tuwing nakikita ko kayong magkasama at masaya. So I started from the beginning. I spend more time with you. Sinusuyo kita. And believe me, sweetheart, those were the happiest day of my life. Ang kasama kita. Paano si Mariel? Mahina niyang tanong. What about her? Narinig ko ang pinag-uusapan ninyo kanina bago ako pumasok ng opisina mo. That were married, dugtong ng binata. Yes, sabi ko na nga ba? Iiling-iling ang binata. Ganon ang pagkakakilala mo sa akin. I was married to somebody else. Pagkatapos, I was making love with your behind her back. At sinong asawang babae ang papayag na ang asawa niya ay may kasamang magandang babae sa bahay? Pero, narinig ko. Tama ang narinig mo. Pero binigyan mo ng ibang kahulugan dahil hindi ka nagtanong. Nang sabihin niyang, we're married. She was referring to her boyfriend. Kasal sila ng lihim dahil ayaw ng papa niya sa lalaki. Ako pa ang nag-ayos ng mga papeles nila. Paliwanag ng binata. Ang sabi ni Nanay Tiyang ay naging girlfriend mo si Mariel. Tama pa rin. Ako ang gusto ng ama niya para sa kanya. So sinikap naming pagbigyan. Sad to say, hindi niya ako maibig. She was in love with someone else. Sarkastikong ngumiti ang binata. She must be crazy. Para hindi kaniya mahalin. Natawa ang binata. Thank you, sweetheart. But really, wala kaming pag-ibig sa isa't isa. We tried to have to go for it, but it didn't work. We're friends. Noon lang nakahinga ng maluwag ang dalaga. Gano'n na pala ang magkaibigan ngayon. Naghahalikan sa labi. Patuyani ang sinabi. Mariel is like that. Hindi ko binibigyan ng mali siya. Ganun na lamang ang pagpapasalamat niya sa akin dahil ako na mismo ang nagpaliwanag sa papa niya ng buong katotohanan. Well, kung gusto ko palang magpasalamat kay Joseph sa mga kabutihang ginagawa niya sa akin, okay lang kung hahalikan ko siya. Kathleen, papatayin kita kapag ginawa mo iyon, sigaw ng binata. Hindi ko bibigyan ng mali siya. Nangingiti ng lihim ang dalaga. Tumalim ang mga mata ng binata. Halika rito, Kathleen. Sinulyapan lang siya ng dalaga. Ang sabi ko, halika dito. Hindi ako nagbibiro. Marami kang kasalanan sa akin. Mahinang bulyaw ng binata. Tumaas ang kilay ng dalaga. Tumayo mula sa kinauupuan at marahang lumapit. Hinawi ang Amerikanang nakasabit sa balikat nito at bumagsak ito sa sahig. Ano iyong mga kasalanang sinasabi mo sa akin? Attorney Morales. Mark them exhibit A and so forth.
Marahang umubo ang binata. Niluwagan ng dalaga ang kurbata nito. "Hindi ka ba naiinitan?" Aniya na tuluyang tinatanggal at ibinagsak sa sahig. Tapos ay unti-unting tinatanggal ang mga butones ng long sleeve ng binata. "Diyan ba sa ginagawa mong iyan, you are willing to take the consequences?" tanong ng binata na nangingiti. "Ready and willing." Hanggang sa matanggal ang kahuli-hulihang botones, tinulungan siya ni Gary na hubarin ito at ibagsak sa sahig. Pagkatapos ay inumpisahang tanggalin ng dalaga ang bakal ng sintro nito. Tumikhim si Gary. "Sweetheart, sigurado ka ba?" "There's no turning back now," ani ni Gary na pinagpapawisan. "Who's turning back? Pakakasalan mo naman ako, di ba?" malambing niyang sagot. "No question about that. Nasa office ang lisensya, signature mo na lang ang kulang." "Kung ganon, Attorney Morales, huwag kang maingay. Gusto kong malaman kung ano ang hinahabol ng mga babae sa iyo. Lagi mo na lang akong sineseduce, pero hindi mo naman tinutuloy." "Tuloy gusto ko nang magduda diyan. Pinagdududahan mo ang..." Hindi makapaniwalang wika ng binata. Mabilis nitong binuhat ang dalaga at inihiga sa kama. "Tapusin na natin yung pinagdududahang iyan. I love you, Gary, very much. I love you too, sweetheart. I have waited for you for a long time." At masuyong siniil ni Gary ng halik si Kathleen. Hindi nagmamadali. They have all the time in the world. Ikinasal si Gary at Kathleen sa probinsya. Walang pagsidlan ng kaligayahan si Kathleen nang siya ay maging ganap na kabiyak ng buhay ni Gary. Noon niya natiyak ng lubusan na napalitan na nga niya ang kanyang ina sa puwang na minsang naging pag-aari nito ang puso ni Gary.